Kayo po ay nakikinig pa rin ng PIO Hour Oras ng Mamamayan. Ang oras po natin mga kalungsod, 15 minuto na po makalipas ang 10 ng umaga. At kagaya nga po ng aking nabanggit kanina mga kalungsod, ipapadinig po namin sa inyo ang aming recorded interview sa ating mahal na Mayor Marivic V. Belena kahapon po yan. Kaugnay nga po ito sa tulong na ipagkakaloob ng ating lokal na pamahalaan para sa mga kalungsod nating nasalanta o lubos na naapektuhan ng nagdaang bagyong landong. Pakinggan po natin ang aming pakikipagpanayam. Nakalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Lando kung saan nagdulot ito ng malaking pinsala sa malaking bahagi ng Luzon at kabilang na nga po dyan ng ating probinsya, ang Nueva Ecija. At kaugnay nga po nito mga kalungsod, makakapanayam po natin ang ating kagalang-galang na mayor para i-update po tayo ukol sa mga tulong o assistance na ibibigay ng ating lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhan o nasalanta ng bagyo. Mga kalungsod, ang atin pong makakapanayam, ang ating City Mayor Marivic V. Belena. Good morning po, Mayor, at welcome po. Lagi kayong welcome sa PIO Hour Oras ng Mamamayan. Good morning din, Ella, at magandang umaga rin sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Mapalad pa rin po ang ating lungsod dahil hindi po tayo gaanong binaha compared po sa ibang bayan dito sa Nueva Ecija. So, ma'am, kamusta po ba kayo matapos ang bagyo? Kamusta po ang lungsod ng San Jose? Masasabi ko siguro in terms of yung mga nasirang puno o kaya mga naka-block sa kalsada, totally na-clear na natin lahat yan, ano? Pero doon sa yung kumusta ang lungsod ng San Jose, ngayon ay hinihintay natin yung resulta ng harvest natin dahil doon medyo malaki ang pinsala dito sa atin. At kasalukuyan naman tayong hanggang ngayon, umiikot ako sa lahat ng barangay para personally makita ko anong kalagayan at para magbigay din. Nagkaroon kasi tayo ng food for work na parang mabilis na pagbangon ng ating lungsod. So, ma'am, nung kasagsagan po ng bagyo, we understand po, kansilado yung pasok ng LGU that time. Pero may mga nag-ikot pa rin po para mag-assess doon sa mga barangay para kamustahin po yung mga kalungsod natin doon. Kamusta po yung assessment doon? Nung right after nung bagyo, kahit suspended ang pisina, nagbuo tayo ng mga task force na mag-a-assess, no? So, yung task force natin ay binubuo ng CSWD, ng PIO, ng engineering office at saka ano pa ba isang opisina. Anyway, apat na sangay ng opisina ang nag-ikot para malaman at saka the agriculture, ang city agriculture natin. So para ma-assess natin kung at saka sentro pala. So para ma-assess natin yung mga una sa agrikultura, ilang pananim ba ang nasira? Tapos sa engineering naman, ilang infrastruktura ang nasira? Sa sentro, ilang puno ang napinsala dito sa ating lugar. At sa CSWD ay tinignan naman natin na para malaman kung ilang bahay o ilang pamilya ang na totally or partially damaged, no? At kasama nga ang PIO para naman document lahat ito. At so far ngayon, ang ating progress is siguro ang initial report ng ating City Agriculture Office, nung kabayan kasi nasiraan tayo ng 10% na damage, you know, expected na damage sa crops. Pero itong si Lando, additional 25 to 35. So pag pinagsama mo yung damage ni Lando at saka ni kabayan, parang 45% na, halos 55 na lang expected natin. Yun yung initial report ng ating City Agriculture's Office. Pero, di ba, after the typhoon, may ulan pa rin. Okay. So, siguro, maliban dun sa nawala na crops, yung quality ng crops natin i-harvest ay kasama rin yun sa napinsala. At sa atin namang city, sa DSWD, ang initial report natin ay meron tayong 423 na partially damaged na bahay at meron tayong 120 na totally damaged na bahay. At yun ay, yun yung mga iniko ng ating task force sa barangay. Pero may mga nagwo-walk-in pa na minsan hindi daw, baka daw hindi sila napuntahan
dahil wala silang naalalang nagpuntang task force sa kanila. Pero yung iba naman nag-walk-in ay kasama na talaga sa listahan. So, as of now, yun yung report natin na bibigyan ng assistance. At siguro sa bilang naman ng puno na nasira is halos 1,000. Ang pinakamalaking major infrastructure na sira dito sa ating lungsod ay yung Angake Dam. Yung Angake Dam ay yan ay nagsusupply ng tubig sa dito sa atin sa Ibayong Ilog, sa ilang barangay, apat Pinili, Kulaylay, Palestina. Siguro hindi ko alam kung Sako pang San Agustin, ano? Yan ay sumabog after the typhoon na. Hindi na kayanan kung yung tubig. At yun ang talagang pinakamalaking damage na sa infrastructure, maliban sa mga ilang paaralan na nadaganan ng puno ang classrooms. So ma'am, balikan lang po natin yung doon po sa damage ng agrikultura. Nabanggit niyo po na tumaas yung percent ng damage. Ng damage. So ano po ang aasahan na tulong ng mga magsasaka na napinsala po ang kanilang mga pananim? So yung ngayon ang aking hinihinging assistance from DA is meron tayong subsidy. Meron na talaga tayong allocation for subsidy. Pero ito hindi ko kayang ipangako sa ating mga magsasaka kasi ay hinihingi ko pa lamang. Ano? Hinihingi ko na yung darating na subsidy para sa susunod na cropping sana ng ating mga magsasaka ay ibigay, wag ng partial subsidy, kung hindi total na ibigay na yung buo. Pero siguro maliban doon, dahil lang ang subsidy natin is na para sa 3,000 farmers lamang, hinihingi tayo ng additional. So, yun yung pwede namin natin magawa. Pero doon sa mga gulay naman, ang pananim, isang city kayang sagutin yon na yung palit binhi nila, yun ang kaya nating ibigay. Pero meron din namang good news na nangyari dito sa dahil sa Lando, dahil ngayon ko na nung sa aking pag-iikot na laman ko na marami din naman palang magsasaka ang naging insure. So siguro sabi ko nga sa posible sa mga susunod na kunyari sa susunod na cropping ay pwedeng tumulong ang city sa pag-i-insure ng mga crops ng ating mga magsasaka. Mm-hmm. Ma'am, dun naman po sa totally damaged na bahay at saka dun sa partially, sabi niyo po kanina 423 po yung partially damaged. So ano pong aasahan nilang tulong? Sa local, sa atin, sa local na pamahalaan, magre-range lang ang assistance natin from 1,000 to 4,000. Mm-hmm. Pero maliban dito sa local na pamahalaan na tulong, ay hihingan pa natin sila sa national government. So, initially yun ang ating maibibigay. Pero may mga barangay na, barangay officials na nauna na, yung nailabas sila yung calamity fund nila, is nagbigay na rin ng assistance sa mga kabarangay nila. So ma'am, ano po yung barangay po na may pinakamaraming naapektuhan o lobos po na napinsala ng barangay? Santo Niño first. Yun ang pinakamalaking sa evacuees, ha? Apo. Pero in terms of damage ng crop, syempre yung mga sa gawin ng yung mga palayan ang talagang na-damage. Pero sa yung mga nagkaroon ng evacuation, Santo Niño first, second, at saka third, ang pinakamarami Santo Niño first. Mm-hmm. So, ilan po yung evacuees natin dun man sa Santo Niño first, ang pinakamarami? Pag pinag-total mo ang dalawang evacuation center natin na nangyari, sa Santo Niño Elementary School tsaka sa Casey Clubhouse. Pag pinagsama mo is may 600 families tayo in-evacuate. Pero dun sa 600 families na yan, mga siguro 200 yung nasa Santo Niño first. Nung gabi, wala na sila. Umaga lang nagkaroon ng evacuation nung gabi. Yung iba sa kanila ay may naiwanan pa rin sa Santo Niño first, pero marami nang bumalik sa kanilang bahay. Ganon din sa sa Casey Clubhouse. Yung nung gabi ng Sunday, bata na lang halos ang naiwanan sa evacuation. Yung mga tatay ay bumalik na sa kanilang mga bahay nung Sunday night. Ma'am, sa evacuation center po ba, nagkaroon din po ba tayo ng mga feeding program? Oo. Definitely lahat ng nasa evacuation center ay tayo nag-supply ng pagkain nila hanggang Monday lang naman ang umaga eh. So, overnight lang yung nag-iwang evacuees natin. Ma'am, hanggang sa ngayon po ay nagpapatuloy po yung gift-giving ninyo para po yung sana sa landa actually, ng bagyo. Hindi siya actually gift-giving, kundi food for work siya. Kasi right after the typhoon,
maliban doon sa task force na pinatawag natin, binuuri na lahat din ng barangay officials ay kinausap natin na makisama sa sabay-sabay na pagbangon. Sabay-sabay nating i-clear. Kasi kung iaasa natin lahat na sa local na pamahalaan na i-clear, na linisin ang mga paligid, alisin yung mga punong nabuwal na nakasagabal sa kalsada, ay mas mahihirapan ang scheduling natin. Ano? So, minarapat namin na buong lahat ng mamamayan ang kumilos kung ano yung mga dapat ayusin. At ito yung kahit papano, hindi na natin ma-identify kung sino yung nangangailangan rin din. Ito yung kapalit na sa kanila. May mga ibang ahensya rin po bang nagpaabot ng kanilang tulong? Oo. May ang sa HELCO, ang AES through sa HELCO ay nagbigay ng tulong sa atin. Hiningan ko na yon na dahil alam ko naman na pag nagkakaroon ng kalamidad ay ready silang tumulong. Kaya ako na mismo personally nang hingi sa kanila. At nagkataon naman ang Jollibee Foundation, naghahanap ng bigas dito sa lungsod ng sa atin, na humihingi ng tulong sa akin para mag-supply ng bigas for Baler. Nung sinabi ko sa kanyang kami rin ay namang problema dito, ang Jollibee ang nagpadala ng bigas dito. So, baliktad naman, ano, nagtulong. So far, yun yung yung iba siguro on their own na hindi na dumaan sa pamahalaan. May mga tumulong naman sa sarili. Ang diocese of San Jose is kumikilos sa sarili nila. So, may mga tumulong na hindi na dumaan sa pamahalaan. Ma'am, sa ilang taon niyo pong pamumuno, masasabi ba niyo na ito na ang pinakamalaking kalamidad na naranasan po ninyo? Actually, sa lakas, mas malakas yung bagyong pepeng yata. Sa lakas, ang pag-uusapan natin. Ha? Itong bagyo na to is mahaba, matagal. Yun yung, in terms of pinsala, ito yung pinakamalaking pinsala na nangyari dahil sa Angake Dam. Yun yung nagkaroon ng ano eh, nang tapos na yung bagyo, meron pang after. Meron, akala natin wala nang sisira doon sa pananim. Tapos, nung nasira yung Angake, yung lahat ng palayan sa gawin doon is na-damage ulit. Yun. Ma'am, para po doon sa mga lugar na, kasi nabanggit po natin kanina na may mga nag-ikot po, nag-assess sila. Para doon sa mga lugar na maaaring hindi po napuntahan ng mga nag-assess, saan po ba sila pwedeng humingi ng tulong? So far ngayon, ang ating mga kababayan na alam nilang hindi sila napuntahan, pumupunta naman sila sa CSWD. So ang CSWD ang pwede mag-assist sa kanila. Ma'am, nabanggit nyo rin po kanina na may nadaga ng school? Sa Tabulap. So, may report po ba kayo kung ilan po yung damage po sa school? Yung damage ay, kasi kayang ayusin naman kaagad ng engineering. Hindi naman siya, oo. Nung kasagsagan po ng bagyong Lando, ma'am, may mga nag-monitor din po ba sa presyo ng mga bilihin? Kasi sarado ang mga tindahan doon. Kaya palagay ko wala naka-monitor dahil kami mismo, para makakuha ng relief, ay kumatok at para pagbuksan tayo, no? Babigyan tayo, no? Ng assistance. Kung hindi ako nagkakamali, nung kasagsagan ng bagyo, is save more lang ang aming nabilan. Nang that time, sarado yung ibang supermarkets. At hindi naman sila nagbago ng presyo, pero ang palengke natin that time is sarado, no? Sunday. Halos sarado. So, hindi na namin na monitor. At I think wala namang report na nagkaroon ng pananamantala na tumaas ang presyo. So, pagkatapos po ma'am ng unos na pinagdaanan ng ating lungsod, ano po ang nais ninyong iparating na mensahe para po sa bawat San Jose? Nung kasagsagan ng bagyo, no, brown out tayo, wala tayong mahina ang signal, doon namin na-realize yung halaga nung kasi sa yung rescue natin, rescue 3121 natin, yung pinaka local risk reduction team natin, ano, doon mo mararamdaman yung kung kayo ay madalas magkatrabaho, alam nyo yung kilos ng bawat isa. Kasi kung walang communication, ang hirap. So, di ba mahirap, pero dahil kung kayo ay palaging may in contact sa isa't isa, mas madaling kumilos dahil alam mo yung gagalawin ng kasamahan mo. So, nung time na walang communication,
kahit papaano, kailangan magpalabas kami. Ang communication namin nun is pumunta mismo. Puntahan mo mismo. So, ang punto ko lang is, yung engineering na nung time na yon, kahit hindi sila tinawagan, andun doon na sila, kompleto na lahat. Andun doon na ang bako, andun doon na yung mga magkiklear. Ganun din ang CSWD. Andun doon na rin sila sa opisina nila. So, mas mabilis kaming, kahit walang communication, is nakakapag-respond. Ako personally, kaya ako lumabas mismo doon sa pagmamonitor kung saan may baha, kung saan ang problema. Dahil nga, ang hirap, block. Isa pa sigurong lesson is, hindi tayo pwedeng umasa. Hindi tayo pwedeng umasa sa teknolohiya pagdating ng bagyo. Kailangan pa rin yung presence talaga natin ng bawat isa't pagkilos. Ako nagpapasalamat ako sa mga miyembro ng pamahalaan na hindi kailangan tawagin, hindi kailangan sunduin. Nandun na, kumilos na rin kaagad. Siguro kayo, hindi kayo kailangan tawagin. Alam na kailangan nyo mag-document nung kung ano yung nangyayari. So, yun yung na-appreciate ko. At asa pang na-appreciate ko nitong time na to, nung time kasi na yun, ang feeling ko parang blackout tayo eh. Wala rin kaming TV. And ang kulang ko, hindi ako nagra-radio. Dapat pala nakinig ako sa radio. No? Yung message ng OCD, ang OCD kasi is nagtetext sa lahat ng local chief executive para isabihin kung asan ang track ng bagyo. Yung message ng OCD, 4 hours to 5 hours delay. Kaya yung news na mahaba yung bagyo, nalaman ko nung kalagitnaan na ng bagyo. Yung ganun. Pero, ano pa rin to eh. Sabi ko nga, kahit yung technology ngayon, pinadadali ang buhay natin, pero hindi natin to pwedeng asahan dahil nakasalalay ito sa kuryente, nakasalalay ito sa mga bagay na ang mahalaga pa rin is yung kapasidad ng bawat, yung bawat tao mismo nakikilos. Siguro yun, ano, pangalawa, na-appreciate ko yung ordinansa natin sa contra-plastic kasi yung pagbaba ng tubig dito sa ating lungsod, mabilis na kung papansin niyo mas malakas ang ulan ng linggo ng Lunes na madaling araw kaysa sa Linggo ng madaling araw. Nung Linggo bumaha tayo pero nung Lunes wala na. Kasi mabilis na na-declog yung mga waterways dahil mas lesser. Hindi ko sinasabing wala na nagpa-plastic, no, marami pa rin. Pero lesser na compared doon sa mga dating mga nakaraang bagyo natin. Ganun. So sana isipang lesson lang din siguro sa ating mga kababayan is yung kalikasan kailangan lang natin alagaan. Mahalin natin para mamahalin din tayo nito. Pag inabuso kasi natin is naabuso rin. Noong time, yung sinasabi ko nga dahil wala blackout kami sa communication, ang feeling ko noon parang pinakakawawa ang San Jose. Noong nalaman ko na lang after ilang days na maswerte pala tayo as compared sa iba. Umiikot kasi ako sa mga barangay. Ayoko nang tingnan yung fields eh. Ayoko nang tingnan yung rice fields. Kasi halos yung iaanihin lahat na maswerteng may makita kang nakatayo. Ayan, so, yun lang po muna siguro, Mayor, ngayong umaga. At maraming salamat po sa oras na ibinahagi ninyo sa amin ngayon. Alam po namin na busy-busy po kayo pero napagbigyan niyo po kami at napaunlakan niyo po kami sa umagang ito. Mga kalungsod, ang atin pong nakapanayam, si Honorable City Mayor Marivic V. Belena. Mga kalungsod, kagaya nga po ng nabanggit ni Mayor Marivic V. Belena, sa lahat po ng mga hindi napuntahan ng mga nag-assess noong nagdaang bagyo, maaari po kayong dumiretso sa CSWD para sila po ang mag-assist sa inyo. Sunod na po ang ating sinagbalita makalipas lamang ang ilang paalala.